Hi everyone, welcome back again to my channel. At kung ikaw na may paguhan lang, please don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell para masundan nyo pa ang mga susunod ko pang mga videos. Today's topic po is all about habit. Isang habit natin na yun ang sanhi or yun ang dahilan kung bakit gaano pa natin ginagapa ang ating sarili. Patuloy pa rin tayong hinihila pababa. Kaya kung bet nyo ang video ko today, halina kayo, samahan nyo ako hanggang sa matapos. First of all, let me ask you a question. Bakit nga ba kailangan mo ng maraming pera? Please comment below. Bakit nga ba kailangan mo ng maraming pera? For most people, all because gusto kong bumili ng bahay, gusto kong bumili ng magarang sasakyan, gusto kong bumili ng maraming alahas, gusto kong bumili ng damit, gusto kong bumili ng mga sapatos, gusto kong magbakasyon, gusto kong pumunta sa kahit saan-saan, gusto kong tulungan ng aking mga magulang, gusto kong makatulong sa aking mga kapatid, or gusto kong ng freedom, gusto kong pumunta kahit saan-saan, gusto kong gawin ang lahat ng gusto kong gawin. Diba yun ang lahat na magagawa natin kapag meron tayong madaming pera? So, I believe every one of us has a money story. Ano nga ba yung money story? I believe that it is the story in your life that is a turning point in your life. When was the first time you recognized the importance of money? Well, para sa karamihan, maybe when you were a kid and you asked your parents na gusto kong bumili ng candy, gusto kong bumili ng toys, or gusto kong bumili ng ganyan, and your parents would say na, oh, hindi natin pinupulot ang pera, hindi natin afford yan, wala tayong pera. That is a story of money in your life. Or could it be when you were in high school at wala kang pera at yung mga sinusuot mo lang na jeans, na pants, na shoes is paulit-ulit mo siyang sinusuot at lagi kang tinutukso ng iyong mga kaklase na hindi nilalabhan or hindi pinapalitan? Well, that is a story of money in your life. At dahil po dyan, unti-unting ma-adapt sa iyong isip or madi-develop sa iyong isip na, hey, one day, I want to look different. I want to be something. Lalo na pag nakikitan mo na meron sila mga cellphone at ikaw wala. Meron sila mga updated na computer at ikaw wala. Doon talaga pumapasok sa isip mo na, hey, I want that thing. Gusto ko pong magkaroon ng pera. Well, that was your first encounter of money. Or maybe yung mga magulang mo is nangangailangan ng tulong. Like for example, nangangailangan nila sila ng financial na tulong or medical na tulong. And you were not able to provide them. So you will always remember that story. You will learn that not having a money is equal to pain. Not having a money is equal to lack of security. Not having a money is equal to being disappointment for your family. So ano nga ba ang connection nito sa isang habit that could make you broke? I want you to think back. Isipin mo when was the first incident? When was the first time that you got it? When was the first time that you want, or when was the first time that you need the money? When was the first time that you need to do whatever you want? And then suddenly, finally, you have a little bit of success. You have a little bit of money and you want to show off to people. Gusto mo ipakita sa kanila na, hey, iba na ako ngayon. I am smart now. Hindi na po ako yung invisible kid noong high school. Tingnan mo ako ngayon. Ibang-iba na ako. Mas magaling ako sa'yo. Mas may kaya ako sa'yo. See, it was all ego-driven and it was all pride-driven. Yung bibili ka ng sasakyan over a year or bumibili ka ng kahit na ano-ano na hindi mo naman na kailangan. Well, siguro iniisip mo na kailangan mo din ng maraming pera at kailangan mo rin ng mga bagay na yun. And then, you have this sudden feeling na parang hindi mo na kailangan or you don't care anymore about materialistic things. Well, maybe siguro you're after into something like gusto mong mag-travel, gusto mong mag-bakasyon, or gusto mong tumulong sa isang tao, or you want to have freedom. Meron ka talagang gustong gawin. Tama ba ako? You are after sending emotion that money could provide.
So what happens is we're going to buy those things that will give us those emotions that will make us feel good. And that's how most people end up spending money we don't have, buying things we don't need, just to impress those people that we don't freaking like. Yan na yun, over a long period of time. Ini-embrace kasi natin yan sa ating mga isip, yung sinasabi nila na pagka namatay ka, hindi mo madala yung pera, so kailangan gastusin ang gastusin natin. So ayun nga, gastos ka ng gastos hanggang sa dumating ka sa punto na hindi ka na satisfied, baga nag-crave ka na ng more. Yung mga tipong bumili ka ng ganito pero wala pa rin yung emotion na gusto mong makuha, hindi mo pa rin naabot, so bili ka na naman hanggang sa nauubos na yung pera mo. See, you are chasing those emotions. Kaya lahat handa mong gawin, makuha mo lang ang gusto mo. What you really didn't recognize is that not actually that works. That habit that you always want to buy things just to make yourself feel better, to be validated, to prove people wrong. Abay, talagang maghihirap ka nga dyan. If you feel good about yourself, you have a healthy image. You don't care about those things. You buy those things para, hindi para ipagmayabang mo or ipakita sa tao na kayang-kaya mo. You buy them simply because you like them. You buy them simply because you enjoy them. Ang pera ay isang bagay na nagbibigay sa atin ng comfort. Nagbibigay sa atin ng peace of mind. Nagbibigay sa atin ng oras. Yes, money allows you to buy time. Allows you to have more choices in life. You could say no to things dahil kailangan mo talaga ng pera. So think about it in your own life. Be honest. How much money did you spend just to impress others? So ito ang dapat mong gawin. Instead of spending your money to impress, why not spending it to invest? Invest in yourself. Invest something that would enrich your life emotionally and spiritually. Invest in the experiences that you always remember. So spend money to invest. Don't spend money to impress. I hope may natutunan naman kayong bagong day. So until next video, 3 days from now, see you and thank you for watching.